conditioning shots. Lalo na, ito po, very important kasi, sa sobra pong paghahanda niya ng komisyon, papunggol sana sa Pilipinas, sa Sultan Kudarat, sa Sultan Kudarat, sa Mindanao, at sa Datu Uwing Sinsuhan sa Mindanao. Di napaka-importante kasi gusto sana namin gawin yung test case kung paano mangyayari halalan sa 2025. Kaya natin development kahapon ng World Suprema, pinagito ko tayo. Siguro malaman din natin ang Commission Amy, ano mga kanya-kanyang maghahanda na magawa niya? Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung ginagawa natin preparation, being the commissioner in charge of the plebiscites, kasi yung plebiscito kasi, parang maliit na election sa isang lugar. Ito sana yung plebiscito gagawin na sana natin itong September 7 at 21 sana for the municipality of Sultan Kudarat and Datu Uwing Sinsuhan. Ito sana yung magiging parang litmus test natin on how to conduct the elections next year kasi ito yung first na parliamentary elections nila. Ang plano sana namin, maglalagay kami, mayroon kami ititrain ng mga electoral boards kasi based on our experience last elections, may mga electoral boards tayo na hindi na, nag-withdraw, hindi makapag-serve sa kung anumang kadahilanan, kaya naghahanda ang ating commission ng elections para meron lang tayo mga members ng electoral boards na hindi maka-report on election day or days prior to election day, may standby force tayo to replace them at any time. Kaso nagkaroon na ng desisyon sa kaso sinampa na ni-question yung basihan ng plebiscito natin. So lahat ng preparasyon hinindo natin based on the Supreme Court decision. But our preparations, pare-pareho lang naman kung ano, nakasabay kami, nakasabay sa preparasyon for the 2025 NLE, except for the security preparations and the electoral boards na medyo ihigpitan natin yung security dun sa lugar. Being the commissioner in charge of the Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns, babatahin po natin ang seguridad dun sa lugar na yon. Kasi alam naman natin sa previous elections merong mga kaguluhan doon. So we would like to prevent the escalation of possible scenarios na makaka-epekto, makaka-apekto sa pagkandak ng maayos at matiwasay na election doon sa area na yun. Sorry po ha, makakilala muna ako. So I am Menzi Magnas from Radio Mindanao Network and in Davao City. Follow up po, Amy po, Commissioner Chairman. Sir, dito sa Cagayan de Oro, nag-trending kami last barangay election. Kahit nga sa national, naging national news pa kami. Kasi raw may palitan ng boto for 6,000 pesos. And in fact, dito sa Cagayan de Oro, may mga politicians kami na sobrang vulgar, nasasabihin na from 6,000, 2,000 na ang palitan ng boto kada individual. Ano po ang reaction dyan ng comment? What if mapunta or ayabot ko sa opisina mo po? Alam niyo po, may nakaparating sa akin ng isang mataas na opisya patungkol sa bagay na yan. Ang sabi ko, may na-file bang kaso sa dyan? Number two, may na-file bang reklamo tungkol dyan? Ito kasi barangay ng SK elections, medyo kakaibang approach ng aming task force contra bigay or vote buying against vote buying sapagkat basta kahit na picture na. Dati-dati kahit may picture na, may video pa. Ang hinahanap ng public kasi dapat may magtitestigo. Dapat kasi may mag-issue na affidavit. Hindi. Lahat na nakikita namin pagmumukha sa video o kahit picture lang, hini-issue namin ng show cause. 7,500 nga po ang issue namin show cause orders sa buong Pilipinas. 253 ang hindi namin pinroklama dahil na sa issue ng vote buying at premature campaigning. So, ano pong gagawin natin sa susunod? Siguro po, kung hindi nakapag-file, wala po kami magawa kung wala magpapalit kasi ng kaso o hindi na iparating sa amin. Atensyon. Ngayon po, ginagamit na natin, inu-utilize natin ang lahat ng media, social media, and regular media. Ma-report lang, dahil alam ko po, na-cover yun ng ABS-CBN. Pero after na po namin kasi nalaman, kaya hindi kalit kami nakapag-action. Ngayon po, dapat natin tandaan. Ang batas natin kanina ko pa po pinapoint out, Omnibus Election Code 1985. Ang definition ng vote buying nasa Section 261A ng Omnibus Election Code. Ibig sabihin, yung vote buying noon,
ng 1985 ay iba sa buong bahay ngayon ng 2025. Ngayon po ang pamimigay is pamamagitan ng GCash Paymaya at iba pang platform. Tanong, may GCash Paymaya na ba ng 1985? Wala. Eh paano kung yun ang gamitin pamamaraan? Pwede ba ma-cover ng batas? Sasabihin nyo, baka naman pwede. Eh kung akong lawyer, maliligtas ang kayo. Kasi loophole yun ang batas. How can you punish something which is not yet existing at that time? Diba? Pwede mo sabihin na gano'n. Tutuusin naman. Sino ang na-convict sa mga bayo sa ating korte? Lagi kami nagpapayag dismiss. Bakit? Eh kasi nga yung mga batas na ginagamit natin antiquated. Modern na ang pamilya, antiquated yung batas na ginagamit. Napakahirap ipatupad. Kaya lang, iba na yung next election, sinubukan namin. Nagkaroon po kami ng mga presumption. Pinresume namin isang tao may dalang cuticle remover na engage sa vote buying kung siya ipakalat-kalat isang araw bago mag-eleksyon. Isang tao ang ipakalat-kalat bago mag-eleksyon isang araw may dalang indelible ink. May presume namin engage sa vote buying. May mga tao nakapila sa bahay ni Kaputan, sa bahay ng kandidato ko para kay chairman. Ipipresume namin yung kandidato niya o incumbent engage sa vote buying. Kung may isang tao may dala-dala kalahating milyong piso plus other election paraphernalia, ipipresume namin siyang engage sa vote buying and such other presumptions. Wala po nag-question sa amin. At the same time, wala po nakapamilya, wala kaming record, wala nag-file sa GCash, Paymaya at iba pang platform. Bakit? Kasi nakikisa po sila sa amin. Yung GCash Paymaya, sila mismo nagsabi sa mga kliyente nila, hindi kayo pwede magpadala ng more than this one. At the same time, ang Banko Sentral ng Pilipinas, ang Anti-Money Laundering Council, ay nag-issue ng circular, pinagalangan ng lahat ng platform, more than one, kayo pamakala sa issue ng vote buying. Kita po na niyo. Pinagbawal namin ang ATX distribution sa pung araw bago mag-eleksyon, on record dyan. And therefore, madami nagbawala, bakit namin pinagbawal? Dahil yun ang nararapat. At malamang lamang, gagawin namin ang lahat ng yan sa darating na halalan. Ang kailangan lang, ang problema lang ito. Ang COVID, kaya at willing magpatupad. Tanong, ang mamamayan ba, kaya at willing magtanggi sa bibigay sa kanila? It takes two to tango, ikama. Walang vote buyer kung walang vote seller. Ang problema natin, willing pong mag-report yung mga tumatanggap. O kaya naman, willing pong mag-report yung kapitbahay nung tumanggap. Yung po ang isang problem po natin. Nagiging cancer of modern democracy ang vote buying. Ang paraan lang talaga dapat siya, baguhin ang batas at number two, ipatupad ng walang kikilingan ang batas natin. Pero dapat, kahit isa ang mga mamamayan. Bilang panghuli, alam niyo po ba, sa batas, a mere promise is already vote buying. Eh kung pangako lang pala, papangako lahat, papasimento ko, pati pagpumukhali, papasimento ko, paano pala yun? Pero may nag-report pa. Yung po ang malaking problema. Thank you po.